Hello everybody, welcome back to my vlog. Today, I'm gonna discuss about getting into SSC. Siguro you've heard about SSC. It's called the Special Science Class. Actually, I've only heard about this sa aking third child. And she was in kinder that time. And I found out na may such a thing as SSC, the special science class, na pwede mo silang i-apply kahit kinder pa lang. So, kami, since I've only found out about it na nung kinder na siya, so, sinubukan ko siyang i-apply yung anak ko for grade 1. And mag-share ako ng some tips kung paano kami nakapasa sa SSC. So, yung SSC kasi, since special science class siya, nung pumasok yung anak ko sa grade 1, mas matagal yung oras niya sa school. Like, sa ibang mga grade 1 students, parang half day lang sila, ilang oras lang. Pero yung sa SSC kasi, pumapasok yung anak ko ng 6 o'clock in the morning. And then, nadidismiss siya ng 2 p.m. So, doon na siya nagla-lunch, doon na siya nag-recess. So, basically, whole day siya na sa school, na kahit grade 1 pa lang. And, they are being taught science, and mas advanced din yung mga lessons sa kanila sa math. And, may mga other subjects din sila na dinadagdag. Like, calligraphy, robotics, and computer science. So, yung tips ko kung paano kami nakapasok sa SSC, i-share ko na rin sa inyo para just in case na gusto nyo rin na i-apply ang anak nyo sa SSC class, ready na rin kayo. So, since I've mentioned na nung kinder, saka ko palang nalaman tungkol sa SSC, diba? So, nung tinry ko tingnan kung ano yung mga requirements nila, sinasabi doon na kailangan independent reader ng anak ninyo once na nag-exam kayo doon. And kailangan, syempre, meron din from the teacher na letter of parang certificate na sinasabi na okay, independent reader na nga yung inyong anak. So, nung nalaman ko to, pinractice ko talaga yung anak ko na magbasa. Yung mga simple books lang na pangbata. English and Tagalog. Kailangan both kaya nilang basahin. And, yun, practice lang araw-araw. Siyempre, sa umpisa, parang mahirap. And then, with the help of the teachers din nga sa kinder, yung teacher niya pala, kasi isa lang yung teacher niya sa kinder for the whole duration ng class nila. Sobrang helpful kasi talagang pinapractice yung anak ko and all the students ng pagbabasa and pagbibigkas ng sounds ng mga letters. So, with the help of the teacher and syempre sa bahay, nagpa-practice magbasa. Natuto na rin magbasa yung aking anak. And then, aside from that, kailangan both in English and Tagalog, nakakabasa sila. So, yun yung tip ko. Parang turuan ninyo na magbasa ang inyong anak at an early age. Kahit kinder pa lang, everyday i-practice ninyo or maging example kayo na maging mahilig sila sa book. So, basahin mo sila ng stories, manood kayo ng mga, let's say, pag nanonood kayo ng palabas, lagyan nyo ng yung caption sa baba, yung parang mga subtitle pala, lagyan nyo ng subtitle sa baba. So that habang nanonood din sila, nagtatry din sila na magbasa kung ano na sa baba or nakaka-follow sila sa sinasabi nung tao sa palabas and then nakakonect yung sinasabi nung tao dun sa subtitle. So yun, matututo yung bata sa pagbabasa sa ganon by reading books and sa mga
subtitle na sa mga pinapanood ninyo. And then, kailangan, syempre, kung makakabili kayo ng libro, meron kasi rin mga binabenta na may English story na siya, tapos may kasama rin siyang Tagalog story sa same book na yon. So, para mahasa din yung anak ninyo sa English and Tagalog and Filipino. And then, another tip is, kailangan marunong na rin mag-comprehend ang anak ninyo. Ibig sabihin ko, may mga binasa silang story or instructions, kailangan nasusundan nila or naiintindihan nila yung sinasabi. Kasi syempre, during the SSE exam, kasi bago kayo makapasok sa SSE class, magkakaroon muna kayo ng exam, siguro dalawang exams, tapos isang interview. So, i-check talaga nila kung yung anak ninyo ay nakatagal sa classroom, nakapag sagot ng kanilang test paper mag-isa, nakabasa and nakasagot just by reading the instructions. Nakakasunod sila sa mga nababasa nila. So, yun. Una is matuto silang magbasa. The second tip is makakapag-comprehend sila ng binabasa nila, naiintindihan nila yung sinasabi. And, syempre, pangatlo, marunong na rin sila magbilang. Magbilang, let's say, from... Sa akin kasi, parang tinuruan ko na ng numbers 1 to 100. So, syempre, yung basic na addition, subtraction, kahit na yung basic lang. Basta nakakapagbilang, tapos nakakapag-add and subtract naman. So, yun yung mga kailangan nilang i-practice. So, yun yung ginawa ko. And then, sobra akong saya nung nalaman ko na nakapasa yung aking anak kasi, syempre, parang na-realize ko na, oh, yung anak ko parang ready na siya for grade 1 and hindi na rin ako mahirapan kasi syempre, pagdating ng grade 1, maraming susulatin, maraming babasahin. So, as long as nakabasa na siya, hindi na siya mahihirapan and makakapag-kopya na siya since nababasa naman niya yung mga nakikita niyang mga words. So, sobrang akong saya kasi hindi naman lahat ng tao nakakapasa sa SSE kasi syempre yung class na yun talagang konti lang sila eh. Like sa kung yung sa school na pinapasukan ng anak ko, 2 sections lang sila this year. So, very competitive din talaga yung position for that. So, yun lang naman ang masasabi ko. Kahit nag-kinder pa lang, as in, mag-devote kayo ng time sa anak ninyo sa reading and sa counting and sa pag-understand and comprehend. Yun yung mga ginawa ko and okay naman dahil nakapasa naman ang anak ko. So, sinashare ko na lang sa inyo just in case na gusto ninyo ipa-try out ang anak niya sa special science class. Thank you for watching. Bye!